Kumusta mga master? Bago ang lahat, hayaan niyo muna na pasalamatan ako kayo ng taos sa aking puso. Salamat sa pagbisita sa aking channel. At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, eh mag-subscribe na po kayo. I-click niyo na po yan, Volt Heads. Then, ang sino mong subscriber na unang makapag-comment sa video na ito ay makakatanggap ng 50 pesos GCash. At kung ang comment ninyo ay may pinakamaraming likes, ay makakatanggap din kayo ng 50 pesos GCash. Ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa power triangle. Ano nga ba ang power triangle? Anong electric power? At kung paano ito kinakalculate? Malalaman natin yan pagkatapos ng intro. Intro, pasok! Ayun nga mga master, alamin muna natin kung ano ang tinatawag na electric power. Ang electric power ay ang rate bawat oras ng unit kung saan ang enerhiya ng elektrisidad ay nililipat ng electric circuit. Ito ang rate sa paggawa ng trabaho. Kung familiar kayo noon, ito yung tinatawag na power triangle. Sa ibabaw nito ay letter P, tapos sa baba ay I at V. Ang P ito ay yung power. Simbolo nito ay P. Ang I naman, ito yung tinatawag na current. I. Ang V naman, ito yung tinatawag na voltage. Ang unit ng power ay watts. Ang I naman, alam naman natin ito ay ampere. At ang V ay volts. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan itong mga master? Ganito yan. Kailangan malaman natin ang power ng mga appliances natin, appliances ilaw, para maiwasan natin ang tinatawag na overloading. Kasi pag nag-overloaded tayo sa ating kuryente, ang mangyayari ito ay maaring mag-trip ang ating breaker o maari pa itong sanhi ng ating pagkasunog. Kaya, importante na lagi nating sinusukat, kinakalculate ang power ng ating mga circuit. Dapat alam ninyo ito mga master para maiwasan natin ang pagkasunog ng ating bahay, appliances, pagsabon ng mga appliances natin, kailangan sinusukat natin ang tamang power, current, at voltage ng bawat sirkuito. Paano nga ba natin ito sukatin mga master? Ito ang tinatawag na power triangle mga master. Yan. Power triangle yan. P, power, current, voltage. Para makuha natin ang power, same lang yan sa ohms triangle mga master. Para makuha natin itong power, tatakpan lang natin yung power na yan, yung letter P. So, yung gawin natin, P is equal to I times V. Ayan, ito times ito naman divide. Ayan. Ngayon, kung gusto niyo makuha ang current, takpan natin itong I. Kaya mangyayari, power over voltage. Ngayon, kung kukunin niyo naman itong
V. Tatakpan lang natin itong V. Yan. Nangyari, P over I. Ganyan lang kadali, mga master. Sample, mga master, meron tayong ditong circuit. Ito, halimbawa, meron tayo dito. AC. Yan. Tapos, meron tayo ditong ilaw. Yan. Itong, ito ay 220 volts. Tapos, ito, meron tayo ditong 0.5 ampere. Paano natin makukuha yung ano nito, master, power. So, meron tayong given dito. Ang given dito ay voltage at saka ampere. Ang hinaharap natin ay power. Yan, power. So, meron tayong 220 volts tapos 0.5 ampere. Ito ang hahanapin natin. Ganun lang ang gagawin natin, mga master. Tatakpan natin itong letter P. Yan. Tinakpan natin yung letter P. Tapos, P is equal to I times V. Ano ang ating I? 0.5 ampere times 220 volts equals, kalkyo mga master, times 220. Meron tayong 110 watts, mga master. Ganun lang yung kadali. So, malalaman natin na ang kinukonsumo pala ng ilaw na to ay 110 watts. Ngayon, try natin kunin yung I master. Kunwari, hindi natin alam. So, takpan natin itong I. Kukunin natin kunwari yung current. I, itong formula. I is equal to P over V. So, meron tayong 110 watts divided by 220 volts equals calcu. Oh, meron tayong 0.5 ampere. Para makuha naman natin yung voltage, mga master, takpan natin itong voltage, itong V. Ang magiging formula natin ay V is equal to P over I. So, ang power natin is 110 watts divided by 0.5 ampere. So, calcu.
meron tayong 220 volts. Ganun lang kadali ang pagkuha, pag-calculate ng power sa ating sikrito, mga master. Kaya nalalaman natin ngayon kung paano natin protekta ng ating circuit. Ngayon, kapag bumaba ang boltahe natin, sa tingin mo, tataas ba ang amperahe o bababa din? Subukan natin, mga master. Itong si Juan, gustong makatipid. Ito yung Meralco. Yan, Meralco yan. Line 1, line 2. Diba? Tapos, ito yung ilaw. Ngayon, nagtitipid itong si Juan. Gusto mong bumaba ang kuryente niya. Ang ginawa niya, meron siyang line 1. Tapos, yung ilaw, diniretso dun sa ground. So, naging 110 na lang siya. Mga master, kukompute natin kung anong mangyayari sa circuit na ginawa niya. Ito, master, ha? Meron tayong given dito. Magiging power niya is 110. Ang voltahe niya is magiging 110 na rin. Tapos ang I niya, tingnan natin kung ano mangyayari sa I niya. Ang formula is I is equal to P over B. So, 110 over 110 ang mangyayari. Kaya, ang magiging current niya ay magiging 1 ampere. So, tumaas siya, mga master. Yung amperahe, tumaas. Bumaba yung voltahe niya, yung amperahe, tumaas. Kaya, ang nangyayari, ang kawad ng kuryente na ito, mga master, ay maaring uminit. Iinit yan. Iinit itong ano na ito, itong copper wire na ito. Kasi nga, imbis na 1.5 lang siya, nataas na, dahil nag 110 ka rito, nag 110 ka, ang mangyayari ay tumaas ang amperahe mo, kaya maaring sanhin ng pagkasunog. Ganun yun, mga master. Kaya mahalagang pinag-aaralan ang power triangle, mga master. Huwag yung kabit lang kayo ng kabit ng kung ano-anong kuryente dyan, kung ano-anong kawad ng kuryente. Hindi nyo alam na nasusunog na, masusunog na pala bahay ninyo, ha, mga master. Ingat-ingat, kailangan alam ninyo kung paano mag-compute, ha. Hanggang dito na lamang, mga master. At ito si Voltage ang nagsasabi sa inyo na maraming maraming salamat at sa muli nating pagkikita. Good luck and God bless you.